Ate Luz, kasi bata pala ako, nagagaya ko na yung boses. Kasi nung bata po ako, kasi edad kong 10, 11 years old na lalaki, pinanonood PBA, Toyota, tsaka versus Crispa, ganyan. Ako pinanonood ko every Sunday, C2 ni Ate Luz. We'll be right back for more, promise. Meron pa siya commercial na si Aling Gloria ay natitinda lamang ng sibuyas. Ngayon, siya na nagmemeari ng pinakamalaking tinapa factory sa buong Navotas. Garang tularan siya. Ano, parang bangko yata yun. Kasi Ate Luz yung nag-voiceover. Parang, tsaka yung boss naman talaga niya. Siya lang. Diba? Ito nga sabi ko nga, imaginein mo, kahit naka-blindfold ka, diba? Diba yung may joke, yung ngongo daw, tinak pa isa, gumanon. Si Ate Luz din, pag tinakpang ka, guess who? Diba? Alam mong siya, diba? Ate Luz, ikaw na yan. Siya lang may ganung boses. Diba? Guess who? Diba? Diba? Kasama ngayon sa, yun, lagi, first mga, may isa akong show, naalala ko, before she passed away, kasi meron ako isang buong segment, tribute ko, kay Ate Luz, kasi si manager ko na si Biboy Arboleda, gusto niyang tapusin muna yung Ate Luz, kasi may sakit na siya that time. So parang yun yung last show, yung show ko na last time kong i-impersonate si Ate Luz. So dumisa ngayon, kasi pag nire-request, ginagawa ko pa rin, lalo na sa mga matatanda na audience, kilala nila eh. Ang monolog ko na yun, yung nakikwento ko na alam nyo, ano siya sa audience, sa chatterbox niya sa galeria. Andito po ang aking idol, Ate Luz. Doon magsisimula yun. Kaya po, 10 years old pa lang po ako, nanonood ako ng mga pelikula, ng mga panampalabas ninyo. Naku, kayo po, dahil lang, ba't po ako napunta sa showbiz? Chanas, chuchu, ek, napanood ko exclusive interview nyo. Ngayon, ganyan. Ako, tapos, meron pa yung, may magkikwento. Alam niyo, hindi niyo po natatanong, maki, in-research ko po ang life story ni Ate Luz. Pinanganak po siya sa gantong lugar, chuchu. Paglabas po nung sanggol na si Ate Luz, pinahalo ng kumad ng doktor yung puwet, yung bata. Sabi ng sanggol, oha. Muti nang mabitawan yung sanggo. Bahaba yun, the life story of Ate Luz. Correct. Pero ba yung nilapitan ni Ate Luz yung nanay niya? Kasi mapaalam siya pumunta ng Maynila. Inay, mapapaalam po ako sa inyo pumunta ng Maynila upang doon hanapin ang aking itulong si Nora Honor at mapunta sa showbiz. Sumagot yung nanay ni Ate Luz habang nasa tumba-tumba nakatingin sa bintana. Ikaw ang bahala. Kung yan ang desisyon, magpaalam ka lamang sa inyong papa. Nasa dito siya naman, nagsisibak ng kahos. Sibak ng kahos. Tatay. Nais ko po sana magpaalam, pumunta ng Maynila. Sabi ng tatay, habang sisibak ng kahos. Pa! Kung yan ang iyong desisyon. Yun. Mahaba yun. Hanggang sa nakarating siya ng Maynila. Hanggang sa, alam mo, First time ni Ate Luz sa Maynila, napunta siya ng ang una niyang pinuntahan, Fiesta Carnival. Kasi yung bus noon, laging sa kubawang hintuan. After nung sa Bicol, hinto ng bus, pagbaba ni Ate Luz, pasok siya ng Fiesta Carnival. Yung pera niyang, konti lang na dala-dala niya, pinansakay pa niya ng Ferris wheel. Kasi ang Ferris wheel, simplification nga ng pagpunta niya ng Maynila, napupunta siya sa taas at mag-iis siyang tagumpay. So parang, yun ang simplification. First time yung sumakay ng Ferris wheel, paangat na, naiiyak-iyak pa si Ate Luz. Parang ito na yung signification na magiging matagumpay ako. Pagbaba ng Ferris wheel, di ba nakakalula yung pagbaba? Sabi ni Ate Luz, Tsaka na bumababa, Nakakalula. Ikaw na umiikot, Yung mga tao na kapila, nakakarinig na, Yun. Mahaba yun. Kasi yun, yung show ko na si Chatterbox Galeria, nandun siya, binigyan ko siya ng flowers, parang tribute ko sa kanya. Tapos the year after, she passed away. Wala ko nga na, nagsushow ko sa ibang bansa kaya hindi man lang ako nakadalaw sa